Sa mga health conscious at naghahanap ng tipid sa bulsang lechon ngayong holidays, mula Cebu, dinala na sa Loma, Quezon City ang lechon na gawa sa gulay. JMN Sinas reports. Malinamnam at malulutong na balat. Tuwing may handaan, lechon ng malakas. Isa ang lechon sa pagkaing hindi mawawala sa mahalagang salo-salo kahit pa noong panahon ng Kastila. At hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng kasaganahan. Tinaguri ang lechon capital of the Philippines ang La Loma dito sa Quezon City. Sa dami ng lechong iyong makikita, tiyak na maglalaway ka. Pero dahil sa pandemya, ang kanilang dating masiglang industriya, tumamlay at humina. Kumunti ang bumibili, idagdag pa ang tumataas na presyo nito. Kung noong mga nakaraang taon, sa halagang 4,000 pesos, may isang buong lechon ka na. Ngayon, pumapalo sa 6,000 up to 15,000 pesos ang presyo nito. Kasi po, hindi naman po kami magtataas kung hindi naman nagtaas ang supply. And then, affected tayo ng yun nga, yung pandemic. Hindi pa rin nawawala yung sa sakit ng baboy. Tuwing Disyembre, aabot raw ng 50 to 60 lechon orders ang natatanggap ni Lamang Tony. Pero ngayon, matumal ang kanilang benta. Eh ngayon, ang ano po namin, nag-start lang kami sa 20. Hindi pa naubos. Ang laki talaga, sobra. Sobrang epekto, ang laki epekto. Kung mahina nga raw ang bentahan ng mga pwesto ng lechon dito sa La Loma, meron dito isang food cart, lechon din ang tinda. Pero maraming naiintriga dahil ang lechon nila, plant-based. Dito sa maliit na eskinita sa Halcon Street sa La Loma, matatagpuan ang plant-based lechon. Gawa ito sa gulay, kaya tiyak daw na cholesterol-free. Mula General Santos City, dinala ito ni LP dito sa La Loma. It's not made of real pork, it's made of plant-based ingredients but textured like pork or like lechon. Kaya palang gumawa ng lechon pero gulay yung recados mo or everything is plant-based ingredients na hindi kailangan ng pork or anything from animals. Ang vegan resto ni LP sa Jensan, labis na naapektuhan ng pandemic, kaya dito sa Maynila niya dinala ang kanyang produkto. Pero gaya ng ibang bagong tayong negosyo, dumaan din ito sa pagsubok. Andito ako ngayon, nagsisimula as cart dahil wala akong mahanap na pwesto. Gusto ko pumesto dito, so I push it through using a cart. Although kahit nag-back out yung investor ko before, pero I'm so eager to really rise up and rebuild myself. So I'm starting with a cart, parang lechon house on wheels. Bago man sa kanya ang Maynila, pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Since this is a foreign land for me, hindi naman talaga ako taga dito, medyo struggle, pero marami naman mababait na taong tumulong sa akin dito. Itong mga staff ko dito, itong mga naging kaibigan ko, silang tumulong sa akin kung saan mapasikot-sikot, para silang tour guide ko. Nakakapangha, nung una ko po nalaman na hindi ko alam na pwede pala pong gawing gulay yung lechon, parang ganun po. Ngayong Disyembre, dumarami na ang nakakakilala sa kanyang lechon. Pero, papasa naman kaya ito sa panlasa ng masang Noy P. Malutong. Masarap. Ay, masarap. Malutong. At nang sabihin namin ito ay gawa sa gulay, parang lechon nga. Ay, gawa lang ho ba ito sa gulay? Pero masarap siya, hindi halata. Crunchy. Sarap. Hindi siya lasang gulay, lasa talagang lechon. Siyempre, hindi natin papalagpasin ang pagkakataong matikman ang plant-based made lechon na ito. Kaya mask off muna tayo. So wala siya nga siyang lechon, pero yun nga, plant-based to. Kaya kung ikaw gusto mo na nga guilt-free lechon experience this Christmas, pwedeng-pwede to. Try mo. Payo naman ni LP sa mga kagaya niyang nagsimula ng business kahit na may pandemic. Business, there's always a risk. Pero ako kasi wala namang sigurado eh. Ang masasabi ko lang, you just have to start it. Work through it along the way. Kung ano man yung mga challenges, harapin mo. Ganun talaga, tibayan ng loob to. Pinadapa man ng pandemya ang lechon industry sa La Loma, tuloy pa rin ang negosyo. Anumang klase ng lechon ang ihanda rito. At sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ngayong taon, mahalagang magpasalamat pa rin sa biyayang natatanggap. Mula dito sa La Loma, Quezon City, I am JMN Sinas. I stand for truth.